Absuelto na naman si dating Senator Laila De Lima para sa pangalawa niyang kasong may kinalaman sa illegal na droga. Giit ng Department of Justice, patunay yan na gumagana ang hustisya sa bansa. Kasalukuyan pang nakabinbin ang petisyon para makapagpiyansa si De Lima sa isa pang natitirang drug case laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Masaya habang nakataas ang kamay at nakasenyas na lumabas sa korte si dating Senadora Laila De Lima. Pinawalang sala siya sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Maraming salamat, Senador! Kitang-kita rin ang saya ng kanyang mga taga-suporta. Lalo na ang kanyang kapatid na si Vic Boy De Lima. Today is a glorious day. Today is a beautiful day. Ang aking kapatid po ay unting-unti nang nakakamtan ang katarungan. Today, truth reigned over fake news. Today, justice reigned over injustice. Si Senator Laila De Lima, mula umpisa pa lang ay naniniwala sa kanyang pagiging inosente. At nung narinig niya na siya ay acquittal, siya ay napaluha. At siyempre, tuwan-tuwa siya. Nag-ugat ang kaso ni De Lima sa umano'y pagtanggap niya ng 10 milyong pisong drug money mula kay Noy Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos. Pero noong April 2022, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya. Pinilit at tinakot lang daw siya ni Noy Justice Secretary Vitaliano Aguirre para idiin ang dating senadora. Base sa 39 na pahinang desisyon ni Presiding Judge Abraham Joseph Alcantara ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, nakasaad na may halong paghihinala at hindi ganun ka-reliable ang recantation ni Ragos. Pero hindi raw ito pwedeng isang tabi. Nagdulot pa rin ng reasonable doubt o pagdududa ang pagbawi ni Ragos ng kanyang mga naunang testimonya. Yan ang dahilan kaya nagdesisyon ng korte na i-acquit si De Lima. Walang napakitang ebidensya o positive evidence ang prosecution na mag-uugnay kay Senator Laila De Lima at kay Ronnie P. Dayan sa sinasabing illegal na kalakaran ng droga. Importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos dahil nung binawi niya itong salaysay ay nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya. Ang prosecution naman hindi raw basta-basta susuko. Iaapin na pa po ba? Pwede pa pa yan? Yes, meron ba yan? Meron pa tayo. If there is a grade of history, yes, we will study all the options. Acquitted man sa kanyang kaso kanina, diretsyo pa rin sa detention facility sa Camp Crame ang dating senadora. Hindi pa rin kasi siya pwedeng makalaya dahil sa isa pang drug case na nakasampa laban sa kanya. Kasalukuyan nakabinbin sa Muntinlupa RTC Branch 256 ang petisyon ni De Lima para makapagpiyansa at pansamantalang makalaya. Para naman yan sa natitira pa niyang isang drug case kaugnay sa umano'y malawakang kalakalan ng droga sa maximum security compound ng Nubilibid Prison. Sa kabila niyan, naniniwala si De Lima na palapit na siya ng palapit sa muling paglaya. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.